Samantalang ang mga bagong biktima ng isa na namang kaso ng tanim droga sa mga sabongero. Ang mga biktima, tinuturong suspect ang mga pulis na nadawit na rin sa pagdinig ng Senado. Nasa front line ang balitang yan, si Marlene Alcaide. Nagsimula sa maling bintang, nauwi sa kulungan. Yan ang kwento ng mga sabongerong sina alias Evert at alias Kiko. November 2020, lumaban daw ang grupo nina Evert at Kiko sa Santa Cruz, Laguna Arena. Yun nga lang, magkakasunod ang talo ng mga panabong nila. Kaya ang management ng arena, pinagbintangan umano silang nagchochope o game fixing. Kinatok po kami dun sa pinakakakas namin. Chinek nila lahat ng manok, tapos sila na rin po mismo nagsabi na okay naman ang lahat ng manok. Kaso, kumbaga, kahiyaan na lang, kaya tinuloyan kami ipakulong. Nang nasa kusodiyan na sila ng pulisya, nagsimula na raw ang kalbaryo ni na Evert at Kiko at ang apat pa nilang kasamahan. Sabi sa mga pulis, anong kaso nito? Dating gawi daw. Kaya tataka kami, kinabahan na kami, bakit dating gawi? Pagkatapos, sinakay kami ng sasakyan. Kinuha raw ang cellphone ng mga sabungero at hinati sila sa dalawang grupo at saka dinala sa liblib na lugar. Pagbaba raw nila ng sasakyan, tumambad ang mga nakalatag umanong iligal na droga at pera. Hinatagan kami ng Cebu doon. Nakaabang ng dalawang tao na mupirma sa mga papilis doon sa naristo. Pinalabas daw na nahuli ang mga sabungero dahil sangkot sila sa iligal na droga, kahit hindi naman. Sabi po sa amin, umamin na daw po kami agad sa mababang kaso para po makalabas kami agad. At sa takot din po namin, puro sinusunod na lang po namin yung gusto nila. Ang mga pulis na tinutukoy nila, sina Laguna Police Patrolman Roy Navarrete at Police Master Sergeant Michael Claveria. Sila ang mga pulis na humarap sa Senado na isinasangkot sa pagkawala ng iba pang mga sabungero. Kaya naglakas loob na raw dumulog sa NBI, sina alias Evert at Kiko, nang mapanood ang pagdinig sa Senado. Na-dismiss na ang kaso ng dalawa, pero gusto raw sana nilang tulungan ang mga kasamahang nakakulong hanggang ngayon. Naawa rin po sa mga naging biktima rin nila po, na pagkatulad din po sa amin. Ipatatawag na ng NBI ang mga sangkot na pulis, maging ang iba pa raw biktima ng mga ito. Beverifikahin namin yung mga sinabi nila sa salaysay. Makikipagtulungan naman ang PNP sa NBI para mapanagot ang mga pulis sakaling mapatunayang totoo ang bintang sa kanila. Nagbabalita mula sa Frontline, Marlene Alcaide, News 5.